Good morning sa ating mga almost 23,000 followers dito sa ating Facebook page, San Will Cream Tambayan. So, syempre, salamat sa lahat ng sumuporta, salamat po sa lahat ng pagsusubaybay, sa laging pag-share. At bilang kapalit, syempre, hindi mawawala ang ating word of the day. Ang ating word of the day, mga future criminologists, ito yung most common na tinatanong this week sa atin. Halos kahit ang daming nag-message sa akin na pa-explain daw nito yung elements. Okay? Walang iba kundi ang ating impossible crime. Okay? Ang impossible crime, mga future criminologists, it is articulated in Article 4, Paragraph 2 of Revised Penal Code. I-explain natin siya sa sarili nating pag-iintindi. And actually, napakaraming explanation na narinig na natin dito sapagkat ito nga ay most common talaga na pinag-aaralan ng ating mga criminology. Okay? And syempre, ibigay din natin yung ating sariling pag-uunawa natin at batay lang naman din sa mga nabasa natin. Okay? So yun, ang impossible crime under Article 4, Paragraph 2 of Revised Penal Code, mga future criminologists, sinasabi doon na unang elements, okay, it is only applied in crime against person or property. Pangalawa, sinabi doon, mga future criminologists, na ang the commission of an offense, the commission of an offense is inherently impossible of the accomplishment. Okay, the means employed is either ineffectual means or inadequate means. Ang sabi po doon mga future criminologists, to be impossible, there must be a legal impossibility at saka factual impossibility. Ano nga ba ang ibig sabihin ng legal impossibility at saka factual impossibility? Pag sinabi nating legal impossibility, mga future criminologists, dito ibinigay lahat ang acts, ang execution, nandoon na present ang elements, but then there was no crime committed at all. Ibig sabihin, that is legal impossibility. Ang example po natin dyan, killing of a person who is already dead, that is tantamount to legal impossibility. Wherein, present lahat ng execution, nandoon lahat ng elements na gusto mo siyang patayin, pero patay na pala siya. That is legal impossibility. That is ineffectual means, kumbaga. Like for example, gusto kong patayin si Pedro. Okay, nakita ko siya na nakahiga, natutulog. Akala ko natutulog. Sinaksak ko siya. Pero found out, patay na pala siya bago ko pa siya nasaksak. That is considered legal impossibility. Wherein, all the execution of acts, natapos ko na, but there was no crime committed at all. At ang pangalawa, ang factual impossibility. Ang factual impossibility naman, mga future criminologists, dito naman, nagkaroon ng extraneous circumstances kaya hindi na-accomplish ang isang krimen. That is considered factual impossibility. Like for example, the man, okay, put his hand on the pocket of another person because there was an intent to steal the wallet of the third person, but found out that the pocket is empty. It's because of some circumstances. That is considered factual impossibility. Na kung saan hindi niya na-accomplish ang isang krimen dahil may mga circumstansyang nangyari. Like for example, sa sinabi ko, na ang isang tao, okay, gusto niyang magnakaw, ipinasok niya ang kanyang kamay sa bulsa ng ibang tao dahil gusto niyang nakawin ang pitaka nito, pero nung napasok niya ang kanyang kamay, found out na ang bulsa ng tao ay walang laman at wala doon ang pitaka. That is factual impossibility. Okay? At syempre, ang sabi din sa ating elements ng impossible crime, there should be no other crime committed under revised penal code. Ibig sabihin, dapat walang krimeng ibang nangyari para ma-appreciate natin ang impossible crime. Dahil kung merong nangyaring ibang krimen under ng revised penal code, uunahin po muna natin yun at hindi impossible crime ang ma-appreciate.
And in addition lang po, American law and the Philippine law has different appreciation, okay, regarding this matter. A different appreciation po ang American law tsaka Philippine law in terms of impossible crime. Because in United States or in American law, their criminal procedures is silent regarding this matter, wherein the impossible crime, they did not appreciate it as a defense. Okay, sapagkat doon sa American law nila na kung saan, gaya ng example ko kanina, na kung saan sinaksak ko ang isang taong inakala kong natutulog, yun pala patay na. Sa Pilipinas, that would be tantamount to impossible crime of murder. Pero doon sa Amerika, okay, you will be liable for attempted stage. Yan ang appreciation nila in terms of impossible crime. But in the Philippines, under revised penal code, impossible crime is being recognized because there was a penalty or punishment under Article 59 of revised penal code, which is arresto mayor. Okay? Yun po ang ating impossible crime, mga future criminologists. And take note, People of the Philippines versus Sulpicio Inton. Yung sinabi ko kanina na example na legal impossibility, factual impossibility, okay, at yung sinabi kong appreciation between the US law or the American law tsaka sa Philippine law, na makikita po natin yan sa People of the Philippines versus Sulpicio Inton. Okay, yun po yung basis natin para at least man lang meron po tayong basis na kung saan pwede nyo din po yung basahin. Okay, para at least kayo din mismo makita nyo. And syempre, isa pa, take note natin, impossible crime, it is not really a crime. It is so called, it's because the act of a person arising a criminal liability. Na kung saan, impossible crime is not really a crime because there was no felony committed at all. But a person is being liable, it's because of degree of criminality and social danger. Ibig sabihin, ang impossible crime po, mga future criminologists, ay hindi po talaga siya maituturing na isang krimen. Okay, sapagkat wala ngang krimen na nangyari. Pero, magiging liable ang isang tao dahil sa social danger at degree of criminality. So, yun po mga future criminologists, ang ating word of the day ngayon, sana naliwanagan kayo at sana nasatisfied kayo sa pag-interpret natin sa sarili nating pag-uunawa. Salamat sa inyo lahat, and ito pa din ang inyong lingkod, Mr. Emmanuel, the Master Schumann, Villa Carlos, CBRC National Lecturer and Registered Criminologist. Have a nice day ahead. Thank you so much. God bless.